don't get married. Okay? Bye, Lali! Good girl! Good girl! Nakita nyo ba? Hindi ko nakita. Ano ba yun? Ayoko pa naman sa lahat magmamadali, guys. Toko lang. Wala, 45 na min! Kailangan, usually, kailangan 45 talaga nakaalis na ako kasi kung hindi, baka maiwan ako ng bus. Ang next bus is, meron pa naman, pero pag hindi ko nasakayan tong bus na to, guys, malilate na talaga ako sa office. Though wala naman akong saktong ano tawag doon, login sa work. Flexible naman. Pero hindi siya ganun ka-flexible kasi may mga oras akong kailangang habulin. Like sa mga reports na kailangan ko submit, ganyan. So let's go. Kailangan ko na mag- Ay! Ano mo ako? Madali ko, laglag ako agad. Kailangan ko na bilis ang talaga. Wait lang. Grabe, ang dami na ng bahay dito sa amin. Dati kami lang yung bahay dito. Diba yan? Tapos na. Tapos dito sa corner. Sa kabilang corner kasi malapit kami sa unang corner. Itong bahay na to, may nakabili na, may nakatira na nga eh. Oh, ayan, available pa to. Bilhin nyo na, guys. Hindi ko pwede bilisan kasi nasa loob ako ng neighborhood. Alam nyo na. Dito kailangan 25 miles per hour lang. Alam natin gaano ka tawag dyan. Gaano kabilis yung takbo natin. Okay. Ayan, so may stop. Labo, ano ba yun? Ayan, may stop. So, mag-stop tayo. Then, bilisan na natin. Ayan. So, nakikita nyo dito sa Tesla, gano'n tayo kabilis. Hindi ko alam bakit ang bagal ng camera ko ngayon. 45 na. Gano'n tayo sa rotonda, guys. So, dito kailangan mag-yield. Hindi mas stop. Pero kailangan, pag wala, mag-clear na, ikaw na yung pwedeng sumunod. Ganyan. Wait lang, bababa ko lang baka mo. So, gano'n dun sa rotonda, guys. Kung sinong nauna kailangan. Maganda sa ganun kasi talaga parang dire-diretso lang siya. Sana may walang ganun sa Pilipinas eh, no? Taba na ng mukha ko, guys. Grabe, alam niyo ba na pumunta ko dito sa Amerika? Wala pa akong... Hindi pa lawlaw yung lawlaw. At sarap kasi yung mga pagkain, guys. Alam niyo, parang kahit everyday steak, kaya mo bilhin. Joke! Hindi naman nangyayari, may gout. Sabi ng commander yung gout ay pang may edad lang daw yun. Pero sabi ko, uy, ang dami ko sa mga tropa ko may gout din. So, it's a time. One eternity later. Hello guys, what's up? And for today's video, samahan nyo ako, magpapapalit tayo ng regular tires. Kasi yung Honda ngayon, yung Civic, naka winter tire siya. Eh, hindi naman na winter, spring na. Hindi okay yun kasi mapuputpud yung, ano, yung gulong, yung winter tire. So, let's go. Tayo sa discount tire, ayan. Wah, social may nakalambo. Lamborghini. Andito tayo. Ang schedule ko ay 5 PM. Ano oras na? 4:56 na. Di ba? 4 minutes to spare. Kaya, let's go. There we go. Mamaya na tayo mag-anong sabihin ng trip. Gagawa ko dito. Ayan, tapos na guys. Nabalik na yung normal all-season tires. Kaya, let's go. Ang linis ng CB. Apakalinis! Kahalataan. Hindi kasi guys, ginamit ko ng ilang beses sa snow. Kaya gano'n. Rumason pa eh. Tara na, uuwi na ako. Ibili muna ako ng creamer for the coffee because wala na kaming creamer. So, let's go. A few moments later. Nakawin na ako guys. Nag-aaral ako. 2.5, you can see that the higher value alpha now takes us a little bit closer to the beginning. And if I were to make this even 0.9, for example, then on the most recent forecast, kala mo naman naiintindihan. Tinitignan niya yung cursor, yung pulang umaano. Naku, curious siya dun sa pula. Kala mo naman, nag-aaral din siya. Tignan mo ito, ginagawa niya. Uy, malalaglag ka na, main. And
Hello guys! Wow, ganyan, grabe, spring na dito ha sa Amerika. Pero tignan nyo naman, para kaming ang lala, parang winter pa din guys. Ang snow sa winter, hindi sa spring, okay? So medyo kakaiba ito. Ano ba yun? Teka, papakita ko sa inyo. Punta tayo sa Halakadiha. Eh, hindi nyo pa nakita kasi ano liwanag sa labas, pero ayan o, Hanglakas. OMZ Christmas yarn. Why is it? Oh my gosh. Grabe. Ano ito? Binili namin kay Lali. Na para sa amin din. Ano siya? Human size talaga. Human size na pwede kasama yung aso. Ayan o, diba? Dito kami, katabi kami ni Lali. Kapag nanonood dito sa TV. Ayan. Taba na ng mukha ko guys. Grabe. I remember nung kapag bagong dating ko pa lang dito sa Amerika. Magaan lang ako. Oh, calm down. 130 pounds lang ako. Ngayon, 145 na ako guys. That's 5 years worth of weight na nadagdag sa akin. Ang lakas talaga niya. Ano ba, naalis pa naman ako mamaya. Naalis pa naman ako, ba't nag-i-snow? Yung Tesla pa naman hindi siya maganda sa snow. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. And for today's video, nakikita nyo nandito tayo ngayon sa labas. Nagva-vlog kasi... Naglalaro pero ako nagva-vlog. Ganyan, para multitasking. Sa labas tayo pero vlog-vlogan na din. Total, ang tagal ko na hindi nakapag-vlog. Sorry naman, busy-busyan. Hey, Lali! May kinakain, ano ba yan? Ngayon lang ulit kami nakalabas kasi medyo malamig lately. Ayun, pag mainit, kahit na may ibang tao dito, kahit pag uminit-init ng konti, dun lumalabas. Ganyan. Ang lamig pa rin niya lately. Ngayon lang talaga uminit. So ngayon mag-vlog tayo para masaya. Hindi ko alam kung narinig niyo ako kaya gagamit ako ng mic, okay? So yun, kung bago ako dito, hello po, ako si Vince, Filipino, living the American dream, at gumagawa ako ng mga Boy America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell para updated ka kapag may bago akong vlog. Mag-vlog ako every Saturdays 12-1pm Manila time. At sinasagot natin yung mga comments nyo doon sa last video, which is gagawin na rin natin ngayon. Wait lang, papakita ko sa inyo. Yali! Yali! Uy! Lali! Ayaw pa lumapit ha? Diba? Yes! Oh, tapos pupunta na ulit doon. Okay, mag-vlog lang ako dito, huwag kang magulo dyan. Ayan, so sagutin na natin yung mga comments nyo doon sa last video. Mas medyo hinaan ko lang yung boses ko guys kasi tatagalog ako. Ano naman? Hindi, pero ano lang, medyo kasi kunyari ako ha, kapag nakakarinig ako ng malakas ang boses, tapos sa public, though private property ko to, pag nakakarinig ako ng malakas na boses, tapos medyo hindi ko naintindihan yung sinasabi, parang medyo weird, diba? So ganun din sila sa atin guys, kaya medyo imamind natin ang privacy na iba, though nasa private property pa rin. Kahit pa, medyo na-weirdoan lang pag malakas ang boses. Crazy Squid 6924, more video pa about American life. Yes sir, medyo busy lang tayo lately pero I'm trying my best na mag-vlog as much as I can. Sinasagot ko yung mga comments nyo para parang may kakawintuhan na rin ako, di ba? Parang sa'yo pala pag may ano, no, pag may microphone, parang feeling reporter. Ano po yan? John Dale de Mayuga, finally nakanood ako ulit ng vlog mo Kuya Vince. Hey, hey! Nagka-time din para manood here after a long time. Congrats po pala for passing the interview questions about US citizenship. Hey, more informative vlogs to come. As always, thank you so much John Dale de Mayuga for the support. Ikaw yung isa sa mga talagang ano eh, yung mga nagsusupport since the beginning. Kaya, hindi mo since the beginning na rin, consider ko na rin yun. Kasi simula nang dumating ako sa Amerika, parang ano yun, parang naging friends na rin tayo. Naks, di ba? Best friends yun. Pero yun, thanks John Dale. Madali lang, actually, kapag prepared, if you came and prepared dun sa US citizenship interview, madali lang siya. Again, 100 questions. Mukha lang siya madami, pero madali lang yun kapag isa sa puso mo naman. Naks, feeling. Thank you. Inantay ko na lang yung oath-taking ceremony which is happening this month. Makikita nyo na lang sa Instagram ko ipopost. Ganon. If you wanna know more about it, comment down below. Ashing, pag summer po ba malapit pa rin? Ah, malamig pa rin po simoy ng hangin? Actually, hindi. Pag summer dito, ang init din niya. To the point, lalo sa Cali ha, or sa Texas ba? Na to the point na mas mainit pa sa kesa sa Pilipinas. Tapos sa Pilipinas kasi 'di ba humid, dito ang dry talaga ng hangin, parang ewan.
masakit sa balat, ganun. Tapos dito sa amin sa Illinois, may times din na mainit. Pero ilang nasa Chicago lang, ang lamig dito guys. Gaya ngayon, hindi pa summer dito, it's springtime pero... So, I mean, sobrang araw, pero ang lamig pa din, alam mo yun. It's 58 degrees Fahrenheit, pakicompute na lang ilan yun sa Celsius. Kaya kung mayroon mga... Actually, ang... Ito na naman ako, pakilamero talaga dito. Marites yun. Pansin ko lang, ang dami Pilipino dito na kahit ang tagal na, ang gamit pa din is Celsius. Ang ano kasi dito, yung US, tawag dito, US metric system ba tawag dun? Fahrenheit yung gamit, kaya mag-Fahrenheit na kayo ng Celsius. Wala naman tayo sa Pilipinas. Joke lang. Grabe, baka magalit yung mga tao. Sabi niya, eh, Pilipino ka naman. I mean, ang sinasabi ko lang, nandito tayo, ang gamit ng mga tao is Fahrenheit. So, sumunod tayo sa karame, you know, sang. Joke lang, baka marami magalit na naman dyan. Marvin Joseph, congrats bro, Vince, I'm so happy for you. By the way bro, andito na ako sa America for a month only as a tourist, nag-enjoy po kami. Welcome to the US, Marvin Joseph. And yun, sabi ko diba, I hope you guys are having fun, which you guys are. So, ayun, so, hindi ako nakabisita sa inyo, sorry naman, sabi ko dati, kikitain kita, kaso... Basta, I'm sobrang busy ko lately. Ikaw kaya pumunta dito sa amin. Diba? Ito tour ko kayo. Naks! Let me know. Yan. Parang kailan lang bro, nanonood lang ako sa vlogs mo about Boy America. Ngayon, nandito na po kami bro. And we're currently in California. Nakapunta na rin po kami ng Las Vegas. Thank you very much for the inspiration bro. Praying for you always and God bless you bro. God bless you too. I'm always praying for you too, Marvin Joseph. Sana magkita tayo soon. And... who knows, di ba? Ernesto Pogi, baka nagkasabay pa kayo ng Ermats ko idol. March 7 siya na interview. Pasado naman. Congrats sa Ermats mo, Ernesto Pogi. And thank you. Blue passport. Oh, actually, yun talaga yung look forward ko. Yung blue passport para makapag-travel anywhere. Wala nang pila-pila. Alam mo yun. So, yun talaga yung pinaka-life goal. Yung parang pinaka-matcheck sa bucket list. Ayan. After 5 years of waiting, di ba? Magiging citizen na, magiging blue na yung passport ko. Yes, sir! Ano ba? Ano pa ba? And again, hindi kami nagkasabay kasi kung yung Ermats March 7, ako March 5. So, nauna lang ako sa kanya ng dalawang araw. 5, 6, 7, o 2 or 3 days. Depende paano ka mag-compute. Arnel, congratulations! Congratulations! Well, congratulations po to you, Sir Vince! So happy for you! Kamusta po ang feeling ng US citizen na... Hindi pa ako citizen. Magiging citizen ako after the oath-taking ceremony. Which is happening again on April, kasi sabi ko lang. Ito, April na siya. Malalaman nyo na lang kapag naka-follow ko sa Instagram ko, doon ko ipopost. And i-announce ko rin dito, syempre, sa next vlog. Kung kailan man yung next vlog na yun. Next week, hopefully. Tapos, ano pa? Ayan, thank you. Ano ba feeling? Wala lang. Excited lang ako sa Blue Passport para makapag-travel ako, say, sa Europe, na wala nang visa-visa, ganyan. Crazy Squid, hello kuya, kakapanood ko pa lang ng video mo. Nag-subscribe na agad ako. Thank you, Crazy Squid! Crazy Squid! Crazy Squid, hello Lali! Oh, hello daw Lali! Lali, come! Busy siya sa ano, nakita niya naman siya kanina. Paguri natin para tulog dun mami. Emiliano Haran Jr. Vince, nandito na sa Amerika. Dati lang nanonood ako sa'yo. Ngayon, nakikita ko ng mga nakikita mo. Salamat po. Minsan, kita tayo. Hey, let me know. Pwede ako maging mag-tour sa inyo dito sa Chicago. Wow, tour guide pala. With a fee. Ang pera. Sa Washington State po ako, dito sa Arlington. Ooh, Washington State pala siya. Meron akong mga relatives dyan sa Seattle eh. Gano'n ba kalayon sa Arlington? I don't know. Let me know. Ano pa? Vince Jello, congratulations! Vince, US citizen ka na. Pwede mo na petition sister mo. God bless you always. Oo nga, actually, pwede na i-petition yung parents, pwede na i-petition yung siblings. Kaso kapag yung siblings, guys, matagal siya. 20 years ba? Ang tagal niya. Baka may asawa na yung kapatid ko at anak na baka kasama pa sila. Hindi natin alam, pero who knows? George Marino, Sir Vince, 3 weeks na ako nakababar ko, tambay lang sa bahay lagi at lamon. Nag-message ako sa messenger mo. Any tropa natin dyan na gusto mag-apply sa PADCO, wala akong ginagawa ngayon na para malibang na din. So yun, nag-usap na kami ni Sir George Marino, bago sa lahat, hello sa'yo. And sa mga nagme-message sa akin sa Instagram and sa Messenger na gusto mag-apply through or care of Sir George Marino, ayan na, meron ako isang na forward or na-refer sa kanya. So, Sir George Marino, kapag naman nakuha siya, baka naman, mayroong ano dyan, commission. Ganon, naging recruiter din. No? Pwede akong tour guide, pwede akong chef, pwede akong recruiter, ganon. Ano, lahat niya kung ano pagkagawa. Pero again, kung merong seaman dyan, gusto mag-apply kay Sir George Marino, baka pwede namin kayo i-refer. So yun.
Amin ako. Juan at Marga. Bro, ano pinakamuran ayos na Filipino restaurant dito sa Chicago? Salamat bro, malapit hotel namin sa Trump Tower. Ano ba pinakamura? Hindi yung pinakamura. Siguro, I think yung pinaka-decent price, syempre, di ba? Yung kasama. Ang mahal sa kasama, guys. Hindi ko nakakakain dun. Mahal yung dinner nila. Pero yung breakfast nila lang pumura. Kung gusto mo ng authentic na Filipino, sa Seafood City, ay, yun pala. Sa Seafood City, mag-Uber na lang kayo. Malapit niyo sa sobrang lahi. Pero pag Uber kayo, somewhere up north, kasi wala siya sa downtown. Yung Trump Tower, nasa downtown yan eh. Yun, sa Seafood City, of course. Santo nga pa. Yun na talaga yun. Mura pa. M8711, sir, umuwi ka ba ng Pilipinas ever since dumating ka sa US? Hindi. So, 5 taon na ako dito, walang uwian sa Pilipinas, guys. Kaya siguro ang bilis rin ng processing ng citizenship ko. Ganun ba? Medyo ko lang, hindi ko alam kung it matters or kung if I have something to do with that. Pero, yun. Hindi pa ako, to answer your question, hindi pa ako umuwi for the past 5 years. User, NIC, hindi ko maintindihan. Sa user dash. Sir Vince, congrats. Shoutout from Brandonton, Florida. Shoutout sa mga kababayan natin dyan sa Brandonton, Florida. Hindi ko pong big kasi. Brandonton, Florida. Hello sa inyo dyan. Tanong lang po yung driver's license natin dito sa US. Pwede ba yun sa Pinas? Ayan guys, naputol yung video ko. Hindi ko alam sa natapos. Anyway, tuloy natin kung saan ko feeling natigil. Ayan. Driver's license. Lalik. A few moments later. Ayan guys, I'm back. Grabe si Lali, kinakain niya halaman. Okay, so pwede ba yung driver's license natin dito sa US pag-uwi sa Pinas? Like for example, magta-travel ka. Ang tanong ay, hindi ko alam. Wait lang, tignan natin ang mabilis para sabay-sabay tayong matuto dito. So ito guys, na-search ko na. Pwede pala siya within 90 days. So pag dumating ka sa Pilipinas, pwede mong gamitin yung US driver's license mo and you have 90 days para gamitin siya. I mean, valid siya for 90 days. Ayan. Diba? Hindi ko alam yun. Pwede rin. Ganun din kasi dito sa US, guys. Pagdating mo dito as a tourist, pwede siya for 90 days. So, ganun din pala sa Pilipinas. Alright. Pega Rani. Hi, Sir Vince. May idea ka po ba kung ano mas mabilis na way para makasunod sa US? Pag married na or fiancé visa? Thank you, sir. Yun na yun. Yung pinakamabilis actually kapag married ka tayo. Siya yung magpapile ng petition sa'yo or kung naka-fiancé visa, mabilis lang yun, alam ko. Hindi siya parang yung sibling na Diyos ko 20 years. Kikita niyo ba si Lali? Grabe na babaliw siya, guys. kung may mas mabilis na way para makasunod sa US, wala, yun na talaga yun. Magpapile ka ng fiancé visa or kapag married, ano nga ba kapag married? Alam ko pwede yun eh, basta married ka to a US citizen, mabilis lang siya. Alam ko, current siya palagi. So yun. Nami guys, hindi ko alam kung naririnig niya kabusin. Ice Mastery, him, I'm Baguni. Ang haba naman ng username nito. Ice Mastery, him, I'm Jay Baguni. Tama ba? Hi po, Kuya Vince. Kakarating namin dito sa US. Tanong ko lang sana po if anong suggestion mong work for part-time only without experience. So kung kararating mo lang dito sa US, just part-time lang without any experience, I think... Ano nga ba? Kahit wala experience yung mga customer service associate, customer service associate or yung mga bagger doon sa mga supermarket like Walmart, John Osco, ano pa ba? Tony's, yung mga dito, CVS, yung parang Mercury Drug. Kung ayaw mong ganun, kung gusto mo hawak may oras mo, pwede kang mag-Instacart yung parang yung magiging personal shopper ka kasi pwede mo i-deliver sa customer, pwede ka mag-Uber Eats, pwede ka mag-DoorDash, yun, mga food delivery. So, those are some of the options. So, yun, I think yun yung pinaka-away. Yup. Jovasis Pogi Macho Papa. Nakakatawa yung username nito. Jovasis Pogi, I'm a Chopapa. Ano ba? Ano pros and cons ng nurse sa Illinois versus nurse sa Cali? Okay, ang hirap niya i-compare. Pero syempre, kapag nasa Cali, kapag Cali nurse ka, mas malaki yung... Nakita kasi namin ni Commander dati, parang yung sweldo nila doon, either twice or thrice ng sweldo dito. So, yun nga, yung sweldo doon times 2 or times 3. Pag USRA, ganyan. Pero yung cost of living naman din doon, tinignan din namin magkano yung rent, magkano yung bahay, times 2, times 3 din. So, ganun guys. So, feeling ko, kung medyo smart ka, kapag nag-nurse ka sa Cali, matipid ka naman kung nagre-rent ka doon ka lang sa mura na rent, kung meron man, na safe dapat syempre. Or kung meron kang relative na pwedeng tiran doon, na mag-share ka naman syempre monthly. Mag-ipon ka sa Cali kasi malaki sweldo. Tapos kapag nakaipon ka ng malaking pera, lipat ka sa murang state like Texas. Yan, actually Texas mura, maraming lumilipat sa Texas kasi mura yung mga bahay, mura yung cost of living, ganyan. Kasi ang dami mong
dami mong pera, may savings ka pa, may bahay ka pa. So ganun, hindi ko nasagot yung tanong mo. Ano yung pros and cons ng Cali tsaka sa Illinois? Actually, ano bang, wala namang pros and cons. Yung kung sa pera-pera lang din, malaki yung sweldo dun sa Cali, syempre. Pero again, the cost of living, ano din yung balance lang din. So, di ba, maraming nurse dito sa Illinois, ba't nila pinipili ang Illinois compared to Cali? They have their own reasons. Bakit sa Cali, marami rin nurses, they have their own reasons too. So, kanya-kanyang ano lang din talaga. I-weigh mo yung options kung anong gusto mo. Kung meron ka mga family sa California, kung gusto mo na doon sa kanila, o kung okay lang sa'yo na lumayo. Ganun, it's really up to you. I hope I answered your question, pero parang hindi ko nasagot. Kasi kami ganun eh, marami rin kaming relatives sa Cali. Cali, bakit kami nandito? Kasi we like, paano yung pamuhay dito? Okay naman. Illinois has been nice to us. Chicago. So, yun. Joel Palo, 2209. Do not get married! Do not get married! Bago pumunta sa US, if you are petitioned as single with dependent, yan ang pagkakaalala ko. Pa-double check muna bago magpaksal. Punta muna US, tapos kuha ng residency muna, tsaka uwi ng Pinas, then get married, then petition ng partner. Depende naman yun. Si ano naman, si Commander, bago kami umalis ng Pilipinas, kinasal na kami doon. Nakaalis kami 2019, we got married 2017. So see, we've been married for 2 years before nakaalis kami. And to answer yung ano yung comment mo doon, na do not get married, it depends sa sitwasyon. Pero mas okay din na kapag meron kayong immigration lawyer, kasi siya yung magsasabi kung ano yung best move for you guys. Pero yung sa amin naman, kinasal kami hindi dahil para makasama lang ako dito. Kinasal kami kasi mahal namin yung isa't isa. Kimi no tori ko ni natte shimae wa kitto. Yun talaga yun, guys. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching this video. If you finish this video without skipping any ads, thank you so much. Or kung i-skip mo yung ads, okay lang din. Kung nandito ka pa rin, again, kung kinapos ko yung video, kung nandito ka pa rin, kasama ko, thank you so much. And where is Lali? Andito, layo niya. Babay sana kami. Lali! So, ayun. Ayun na siya. Lali, cam! Ito naman. Lali! Busy siya. Bihira kasi makalabas. O, di ba? Ewan. So, and that's it for today, guys. Thank you so much for watching. If you have any questions about Buhay America, comment down below. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell. If you wanna connect with me, please follow me on my social media accounts. At magkita-kita tayo sa next vlog. Peace! May kain-kain na ano? Halaman. Yung ano yan eh. Yung halaman namin yan eh. Na ano? Yung sangha. Tama mo, hindi magpapahuli yan. Ito try kukunin. Eh, huwag na kaso. Papasok na kami. Tingnan nga. Peace.